kilalang personalidad ang naghain din ng kani-kanilang certificate of candidacy para sa lokal na posisyon. At kabilang sa kanila si Kerwin Espinosa na dati isinangko sa ilegal na droga. Andaro siya makipagtulungan sa imbisigasyon ng gobyerno at ang International Criminal Court sa War on Drugs ni dating Pangulong Duterte. Narito ang unang balita. Nitong Miyerkules, naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si Kerwin Espinosa para sa pagkaalkalde sa Albuera, Leyte. Ito ang posisyon na hawak ng kanyang amang si Rolando Espinosa bago mapatay noong 2016 matapos manlaban umano nang isyuhan siya ng arrest warrant sa selda. Iniugnay sila noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa illegal drug trade. Matapos ang ilang taon, nais ni Kerwin na mabuksan muli ang kaso ng kanyang ama kapalit ng kanyang kooperasyon sa pamahalaan at maging sa International Criminal Court. Para ani ay mapatunayan ng extrajudicial killing sa drug war na Administrasyon Duterte. Kung tutulungan ako ng Congress o sino man ang tumulong sa akin para buhayin ulit ang kaso na yon, sana matulungan nila ako. At willing akong mag-cooperate para na din mapatunayan ang AGK. Ayon pa kay Espinosa, tinakot lang siya ni Nooy PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa para umamin bilang isang drug lord. Itinanggi naman niya ni de la Rosa. Wala po akong pressure na ginawa sa kanya. In fact, naglaya siya, di ba? Puro sinungaling ng isa sa ang pinagsasabi niya ngayon. Anong motive po sa kanya? Bakit po siya pressurein? Si dating Pangulong Duterte wala pang tugon sa pahayag ni Espinosa pero kaugnay sa kanyang pagtakbo. Erwin, kabuhay ka. Sana manalo ka. Sa Marikina naman, naghain ang COC sa pagka-congressman sa 1st District si Senador Coco Pimentel. Makakalaban niya si Marikina Mayor Marcy Teodoro. Sabi ni Pimentel, ikinagulat niya ang pagtakbo ni Teodoro lalo't inimbitahan daw sila noon ng mga Teodoro na makipag-alyansa. Usapan daw noon, sa District 1 tatakbo si Pimentel habang sa District 2 ang alkalde. Giit naman ni Teodoro, umalis na noon pa ang grupo ni Pimentel sa alyansa para raw tumakbo bilang independent candidates. Nag-file na rin ang COC sa pagka-mayor ng Pasig si Sara Discaya. Siya may bahay na may-ari ng St. Gerard General Contractor na ayon kay Pasig Mayor Vico Soto, siya rin ng St. Timothy Construction Company na partner ng Miru System na nag-withdraw noong nakaraang linggo. Itinanggi ito noon ng isang executive ng St. Gerard bago maghain ng COC si Discaya. Naghain na rin ang kanyang kandidatura si Soto sa Pasig. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.